pinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Buenas tardes sa mga Chabacano, naimbag nga malem sa mga Ilocano, marahay na hapon sa Indugabos sa mga Bicolano at maradahaw na hapon sa Idyutanan para sa mga Surigao noon. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Dr. Jose Rizal Memorial District Hospital sa Calamba, Laguna, punuan na. Supply ng oxygen tanks, kapos pa rin. 7 kaso ng Delta variant at 1 kaso ng Beta variant ng COVID-19 na itala sa Quezon Province. Presyo ng mga gulay at isda sa mga Tarem, Pangasinan tumaas dahil sa pag-ulan. At tunghayan ang iba't ibang aktibidad na tampok sa inilunsad na Linggo ng Kabataan sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Sa detalye ng ating mga balita, nakapasok na sa lalawigan ng Quezon ng Delta variant ng COVID-19. Isang kaso rin ng Beta variant ang naitala sa lugar. May detalye si Martin Christopher Banaag. Nakatanggap ng ulat ang Integrated Probinsya Health Office mula sa Department of Health na ang 7 specimen mula sa lalawigan ng Quezon ay nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19 na mula sila sa bayan ng Dolores, 4, Sariaya, 2, at ang isa naman ay mula sa bayan ng Chaong. Mayroon ding napaulat sa probinsya na isang kaso ng Beta variant na mula sa bayan ng Sariaya. Samantala, patuloy pang nililinaw ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang lokasyon at kalagayan ng iba pang naitalang kaso ng DOH. Dagdag pang linaw ng lokal na pamahalaan, ang 3 kaso sa Dolores ay gumaling na mula sa sakit at ang 1 kaso mula sa bayan ng Chaong ay hindi naninirahan sa bayan na nabanggit. Para sa Eagle News, ako si Martin Banaag. We live in interesting time. 84 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Bulacan, dahilan para umabot sa 502 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ngayon ang unang araw ng pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine with Localized Lockdown sa lugar. May detalye si Jillian Elpa. 48 panibagong COVID-19 cases ang muling naidagdag sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa public information ng lungsod, ang mga bagong kaso ay mula sa Barangay Santo Cristo, Graceville, Muzon, Poblacion, Francisco Homes, Mulawin, Tungkong Mangga, San Martin de Porres, Francisco Homes, Nara, Santo Niño, Fatima 5, Caypian, Gaya-Gaya, Dulong Bayan, San Manuel, Gumaok Central, San Martin 3, Fatima 4, at Santa Cruz 1. Umakyat na sa 502 ang active cases sa lungsod. 422 dito ay mula sa District 1 at 80 naman sa District 2. Sa kabuuan ay 6,282 na ang bilang ng kumpirmadong kaso sa lungsod simula noong nagka-pandemya. 5,503 o 88% naman ang bilang ng recoveries matapos itong makapagtala ng 28 gumaling na sa nakahahawang virus. Isang panibagong COVID-19 death naman ang naitala at ito ay mula sa Barangay Graceville. Umakyat na sa 277 o 4% ang porsyento ng mga pumanaw na. 15 barangay naman ang naideklarang no active cases. 5 rito ay mula sa District 1 at 10 naman ang sa District 2. Dahil sa ang lungsod ay kabilang sa Modified Enhanced Community Quarantine, iba yung pag-iingat at pagsunod sa mga safety protocols ang inaasahan mula sa publiko. Para sa Eagle News, Julian Elpa, and we live in interesting times.
40 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Camarines Norte. May detalye si Orlando Encinares. Nakapagtala ang ilawigan ng Camarines Norte ng 40 panibagong kaso ng COVID-19 o katumbas ng 22.99% ayon sa tala ng Department of Health o DOH Bicol simula noong Marso 27 hanggang Agosto 12. 15 kaso dito ay nasa bayan ng Daet, 7 sa Jose Panganipan at gayon din sa bayan ng Santa Elena, 6 ang Labo, 3 sa bayan ng Binsons at 1 sa bayan ng Capalonga at Mercedes. 28 naman at dito ang may negative results at 1 ang naitalang namatay. Samantala, nanguna nga sa tala ng DOH Bicol ang lalawigan ng Masbate sa bilang na 66 na panibagong kaso. Camarines Norte na may 40 kaso, sumunod ang Camarines Sur sa bilang na 36, Catanduanes na may 15 kaso at lalawigan ng Albay at Sorsogon sa bilang na 7 kaso. Walang sawang pagpapaalala pa rin ng mga kinaukulan sa bawat isa ang mga kinakailangang at marapat na pag-iingat, mga pagsunod sa minimum health protocol na ipinatutupad. Mula dito sa lawigan ng Camarines Norte, para sa Eagle News, Orlando Encinares, we live in interesting times. Matapos umabot sa 200% ang bed capacity sa Dr. Jose Rizal Memorial District Hospital sa Calamba City, Laguna, patuloy ang isinasagawang pagtatayo ng health facilities ng ospital. Matatanda ang nanawagan din ng ospital ng karagdagang oxygen supply at ipinagkaloob naman ito ng Department of Health, pero aminado naman ang pamuna ng ospital na kinakapos pa rin sila sa oxygen supply. May detalye si Rica May Endo. Ang J.P. Rizal Hospital ay isa sa mga pampublikong hospital sa Calamba, Laguna. Nakasalukuyan ay naabot na ang maximum capacity at nagkakaroon na rin ng pakulangan sa supply ng oxygen. Nasa 200% capacity na ang kalagayan ngayon ng nabanggit na hospital. Nasa labas na din ang ilan sa mga pasyente dahil nga sa punuan na ang mga bed facilities sa loob. Nagkakaroon na rin ng kakulangan sa oxygen tanks dahil sa dami ng pasyente. Upang solusyonan ang pangyayari, nagbukas na ng additional facility upang matugunan ang patuloy na pagdami ng COVID cases. And then nagtayo po si Governor na isolation extension. Nito pong last year, December po namin in-open. So additional 5 beds po siya. And then aside from that, siyempre po yung dumadami COVID patients or COVID suspect, ina-admit na po talaga siya sa emergency room at saka dun sa mga additional namin rooms na pwede paglagyan. Ayon sa JP Hospital, patuloy pa rin ang pagpapatayo nila ng mga healthcare facilities at patuloy na pag-i-improve ng kanilang serbisyo upang matulungan ang mga COVID at non-COVID cases. Nagiging problema kasi dyan, usually yung availability ng tangke. So madali pong mag-refill ng oxygen, madali mag-refill, but yung problem namin is yung tanks na available. So dun po sa inventory ng tanks namin, kung 100 or 80 to 100 patients po ang nakahook sa oxygen, kukulangin po talaga yung tangke namin. So kaya ang ginagawa ko namin, nagre-refill na lang po 2 times a day. Dahil nga sa hinaing ng ospital sa kanilang pangangailangang medikal, tumugon naman ang national government at nagpadala agad ng 2 high-flow oxygen, 4 na oxygen tanks at 1 video laryngoscope sa pamamagitan ng Department of Health o DOH. Mula sa Laguna para sa Eagle News, kasama ang Eagle News team, ako si Rica May Endoso, we live in interesting times. Samantala, General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions sa Davao de Oro pinalawig pa ng Interagency Task Force hanggang sa August 31. May detalye si Janet Galinsoga.
Idiniklara na nga na ang Davao de Oro ay mananatili pa rin sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang buong probinsya. Ito ay sisimulan sa 16 ng Agosto hanggang sa 31 sa buwang ito. At ito ay naaayon sa National Interagency Task Force on COVID-19. Mayroon ding ipapalabas na karagdagang guidelines restrictions ang Provincial Local Government Unit ng probinsya bilang bahagi sa GCQ with heightened restrictions na ipapatupad sa buong probinsya alinsabay sa guidelines sa loob ng Executive Order No. 31-2021. Kaya panawagan ng provincial na pamahalaan na patuloy na sundin ang mga ipinatutupad ng mga guidelines restrictions at lalong-lalo na ang health and safety protocols upang manatiling ligtas sa lumalaganap ng sakit na COVID-19. Para sa Eagle News, Janet Galensoga, we live in interesting times. Sinimula na ng Municipal Health Office ang pagbabakuna contra COVID-19 para sa mga residente ng Barangay Mangayon, Compostela, Davao de Oro. Kasunod dito, inilunsad din ang outreach program sa lugar. May detalye si Janet Galensoga. Isinagawa ng vaccination team ng Municipal Health Office ang isang COVID-19 vaccination sa mga residente ng Sitio Side 4 Barangay Mangayon sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Dinaluhan at sinamahan ito ng alkalde ng bayan ni Honorable Lema Bulo at ng Compostela Municipal Fire Station at isinagawa din nila ang isang outreach program sa nasabing aktibidad. Nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa mga residente ng nasabing lugar sa suporta at pakikipagkaisa sa kampanya laban sa sakit na COVID-19. Patuloy naman sila sa pagpapaalala na sundin pa rin ang mga ipinatutupad na mga health and safety protocols kahit na nabakunahan para tiyak na makaiwas sa nasabing virus. Para sa Eagle News, Janet Galensoga, we live in interesting times. Sa Marilog District, Davao City, aabot sa 500 katao ang nakatanggap na ng unang dose ng Sinovac vaccine. May detalye si Michelle Arellano. Muling nagkaroon ng free vaccination para sa COVID-19 dito sa Davao Region, particular sa health facility ng Marilog District, na isinagawa sa Marilog Central Elementary School. Umabot sa mahigit na 500 katao ang nakatanggap ng first dose ng Sinovac Coronavac vaccine. Namahagi naman ng libreng food packs ng city government pagkatapos ng naturang pagbabakuna. At sa pamamagitan ng maayos at organisadong pamamaraan ng mga taga-DOH, naging matagumpay ang isinagawang pagbabakuna dito. Sinisikap naman ng pamalaang lungsod ng Davao na mabakunahan ang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng naturang virus. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Michelle Arellano, we live in interesting times. Vaccination para sa mga individual na kabilang sa A1 hanggang A4 categories sa lalawigan ng Bataan patuloy pa rin kahit umiiral ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. May detalye si Josie Martinez. Nagpapatuloy ang sinasagawang pagbabakuna sa mga itinalagang mga vaccination centers sa buong lalawigan ng Bataan kahit nasa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang probinsya. Pawang ang mga may schedule na dumaan sa online registrations lamang ang pwedeng pumunta sa mga designated vaccination centers. Isinasagawang pagbabakuna sa mga wala pang first dose at second dose mula category A1, A2, A3 at A4. Samantala, sa huling ulat ng Provincial Health Office o PHO Agosto 14, taong kasalukuyan, naragdagan ng 188 ang bilang na nagpositibo sa COVID-19 kung kaya tumaas sa 2,803 ang bilang ng positive cases sa lalawigan ng Bataan. Samantalang 38 naman ang nakarecover at 6 naman ang naitalang pumanaw. Kaya walang sawang nananawagan si Governor Albert Garcia na patuloy na mag-ingat ng sarili, matutong gawin ang mga health and safety protocols at sumunod sa mga alituntuning pinapatupad ngayon na sa ilalim pa rin sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang buong lalawigan ng Bataan. Para sa Eagle News, Josie Martinez, we live in interesting times. Ginawa na ring bagong quarantine facility ang Mangandax Baca Elementary School sa Subic, Zambales. Inaasahang mas mapapadali ang isinasagawang rapid antigen testing sa mga empleyado at bisita na pumapasok sa Zambales. May detalye si Patricia May Balawing.
Dahil sa pagpapatupad ng provincial government ng mandatory rapid antigen test sa mga border para sa mga empleyado at mga bisita na pumapasok sa Zambales dahil sa banta ng Delta variant, pinaghahandaan ng mga local government ng bayan ng Subic ang posibleng pagtaas ng COVID-19 positives sa kanilang nasasakupan. Dahil dito, napili ang mga Anbaca Elementary School bilang panibagong quarantine facility. Ayon kay Danilo Macamay Jr., MDRRM Officer and Local AITF Liaison Officer ng Subic, inaasahan na nilang hindi makasasapat ang kasalukuyang quarantine facility ng kanilang bayan, lalo kapag nagsimula na ang testing sa border. Kaya upang matiyak na may pagdadalhan sa mga magpositive, ay naghanap na sila ng karagdagang magiging quarantine facility. Nakikita rin po namin kasi ang problema ng probinsya pagdating po sa paghahanggag ng ating mga COVID-19 positive patients na naandun ngayon, halos makongest na ang mga hospitals. Dagdag pa ni Danilo Macamay, ang mga Anbaca Elementary School ang napili nila sapagkat ito ang pinakamalapit sa Rural Health Unit na makakatulong upang mapagaan ang pagmumonitor sa mga magiging pasyente dito at lalong mapapabilis ang pagkilos ng mga medical frontliners. Nag-decide po kami na mag-identify ng isang lugar na pagka nagkaroon ng testing positive siya, idadala namin siya doon sa temporary treatment management facility. Habang inaawit niya po yung result ng rapid ng test niya for the RT-PCR. Agad naman nilang sinimula ng pagsasaayos sa paralan bilang quarantine facility. Ayon naman sa punong guro ng paralan na si Lorna Ednabe, ang mga modules ay pansamantalang dinala sa Subic National High School. Ipararating din ito sa mga mag-aaral at mga magulang sa pamamagitan ng social media. Humingi din sila ng pangunawa sa mga magulang sa ganitong kalagayan. Kikiusap sa lahat ng mga magulang na kaunting pangunawa sa ganitong sitwasyon, walang may gagustuhan. Kundi mag-usap muna po tayo kapag hindi po stable ang ating panahon. Mula dito sa Subic, Zambales, para sa Eagle News, Patricia May Balawing kasama si Berna Torres. We live in interesting time. Nagpatupad ng 24 oras na barangay checkpoints ang lokal na pamahalaan ng Masinloc, Zambales, kasunod ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa lugar. May detalye si Mabel Tugbo. Pamahalaang bayan ng Masinloc, mahigpit na ipatutupad ang Executive Order No. 19 Series of 2021 bilang bahagi ng pag-ingat sa kumakalat ng COVID-19 Delta variant. Dahil sa pagdami ng kaso ng nagpo-positibo sa COVID-19, ay minabuti ng alkalde ng bayan ng Masinloc, Mayor Sen Yang Lim, na maglabas ng Executive Order No. 19 Series of 2021, an order intensifying protective measure to combat the spread of COVID-19 Delta variant with the territorial jurisdiction of the municipality of Masinloc, Zambales. Dahil dito, ipatutupad ng pamahalaang bayan ang mga sumusunod. Paglalagay ng mga barangay checkpoints ng 24 hours operation. Ang lahat ng residente ay dapat pipirma sa isang logbook tuwing aalis at babalik sa bawat barangay. Ang mga border control nito ay magkakaroon ng triage station na kung saan ang lahat ng papasok sa bayan ng Masinloc na galing ibang lalawigan o syudad ay dapat may resulta ng RT-PCR o rapid antigen test na valid ng 24 hours. Kung wala silang maipakita, sila ay dadaan sa swab test na personal nilang babayaran. Sa mga lehitimong residente ay babalikati naman ng LGU Masinloc. Ang mga oras naman ng curfew ay mula ika-8 ng gabi hanggang ika-5 ng umaga. Mahigpit ding ipaiiral ang liquor ban at anumang uri ng sugal. Ang lahat ng nagpo-positibo ay agad dadalhin sa municipal isolation facilities ng bayan at hindi pinapayagan ang home quarantine. Ang mga may edad 15 years old hanggang 65 years old lamang ang maaaring lumabas na may essential na pakay at makataong dahilan. Mahigpit ang pagbabawal ng anumang uri ng pagtitipon katulad ng kasal, birthday at sa burol naman ay papayagan ng 3 araw na paglalamay at ang mga kamag-anak lamang ang maaaring dumalo sa libing. Ang sinuman anyang lalabag sa mga kautusan na nakapaloob sa executive order na ito ay may parusa batay sa Republic Act 11332 at mga umiiral na ordinansa ng nasabing bayan. Epektibo ang kautusang ito hanggang matapos ang MGCQ. Dito sa Masinloc, Zambales, para sa Eagle News, Mabel Tugbo, believe in interesting times.
Mahigpit naman ang isinasagawang pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan, De Oro City, Department of Health at Pulisya sa mga sasakyang papasok at palabas ng lungsod. Ito ay dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 Delta variant sa lungsod. May detalye sa Richard de la Cruz. Personal na pinamunuan ni Police Colonel Aaron Mandia, Cagayan de Oro City Director, ang implementasyon ng batas pangkalusugan. Ito ay bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Bagamat nagpapatuloy ang isinasagawang vaksinasyon kontra COVID-19, ay hindi pa rin dapat pakumpiyansa ang sinuman ayon pa sa opisyal. Ayon kay Major Ivan Piñas, tagapagsalita ng Cagayan de Oro City PNP, mahigpit nilang ipinapatupad ang health protocol. Patuloy din itong nanawagan sa mamamayan na suportahan ang pulisya para matuldukan ang local transmission ng COVID-19. Yung mga presensya ng kabataan, lalo-lalo na sa mga matatanda, mga senior citizen, dito po sa Cagayan de Oro, kung pinagbabawal no ang paglabas ng mga kabataan dahil mayroon na tayong variant dito na yung virus na yan ay 60 times stronger than the other virus. So tinatarget yung kabataan at saka yung may mga comorbidities ng mga matatanda. So panawagan ng kapulisan ng Cagayan de Oro na iwasan, no? Iwasan ang pagpalabas ng mga minor de edad at ng mga senior citizen upang tayo hindi mahawaan o makahawa ng Delta variant sa ngayon, no, dito sa Cagayan de Oro. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz, we live in interesting times. Hindi na mahihirapang magtungo sa mga vaccination sites ang mga residente sa Angeles City, Pampanga, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ito'y matapos ilunsad ng lokal na pamahalaan ang Sundo Bakuna Program. May detalye si Rina Lynn Carlos. Opisyal na ang inilunsad ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang Sundo Bakuna Program na kung saan ay 6 na buses at 10 jeep ang ginamit na transportasyon para sunduin ang mga pamilyang galing sa Barangay Kutod upang mabakunahan sa City College of Angeles o CCA. Makikita sa larawan ang pagsakay ng mga residente papunta sa itinalagang vaccination sites. Ang nasabing programa ay sinubaybayan ng mga miyembro ng Gender and Development Officers sa panghuna ni Mina Cabiles. Samantala, bago simula ng inoculation schedule ay pinangunahan naman ni Chief Advisor IC Calaguas ang pamamahagi ng mga vaccination forms sa bawat pamilya. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, Rina Lynn Carlos para sa Eagle News. We live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Samahan sina Wedge Kujamat. Itong balitang panggising sa ulo ng mga balita. Apple David. Sa 60 katao ang isinugod sa ospital. TV Publiko. Economic sabotage ang mga tiwaling negosyante. At Cristel Fesalbon. Pag presyo ng gulay, makakausap natin. Para iatid sa inyo ang mga kaganapan at pangyayari sa bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Mga napapanahong isyu ng bayan. May balitang sports, entertainment at iba pang kaalaman. Simula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga sa paborito niyong morning show, Pambansang Almusal, dito sa Net 25. Pambansang Almusal. Hey there, Arnie Aquino here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net 25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business.
your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get up close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights, sharpen your instincts for smart decision-making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovation, social entrepreneurship, and other leading-edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business, from vision to action. Tuloy tayo sa ating mga balita. Alamin naman natin ang mga balita mula sa lalawigan ng Quezon. Mula kay Roa Jean Ignacio ng Radyo Agila DC, EL Lucena. At yan nga ang mga nakalap na balita. Maraming salamat, Marie. Narito mga balita mula sa probinsya ng Quezon. Maraming salamat, Marie, at narito ang mga balita sa probinsya ng Quezon. Okay po. Mas pinahigting pa ang ipinatutupad na health protocols sa bayan ng Dolores, Quezon matapos maitala ang unang kaso ng Delta variant. May detalye si Mary Jane De Hoya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Dolores at naitala din ang unang kaso ng Delta variant, ay nagsagawa ng pagpupulong ang local IATF. Inimbitahan ng lokal na pamahalaan si Dr. Seth Gurustiza, isang internal medicine physician, upang magbigay ng impormasyon tungkol sa COVID-19, partikular na sa Delta variant na sinasabing mas mabilis makahawa kaysa sa ibang variant. Kaya't mas pinahigpit din ang mga protocols nang masigurado ang kaligtasan ng mga mamamayan. Tanging 18 to 65 years old lamang ang maaaring lumabas ng bahay. 30% capacity naman para sa mga religious gatherings. At curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. ng umaga. Gayun din ay mas paghihigpitin na ang mga control checkpoints para sa mga lumalabas at pumapasok sa bayan. Mula dito sa Dolores, Quezon, Mary Jane Libit De Hoya para sa Eagle News. We live in interesting times. Nagpapatuloy din ang COVID-19 vaccination para sa mga kabilang sa priority groups sa Catanawan, Quezon. May detalye Teya Faye Buara. Bayan ng Catanawan, Quezon nagpapatuloy sa kanilang COVID-19 vaccination. Sa pagpapatuloy ng isinasagawang pagbabakuna ng Rural Health Unit sa bayan ng Catanawan, Quezon ay nakapagtala na ito ng 453 vials ng first dose ng AstraZeneca vaccines mula sa A2 o Senior Citizens Priority Group at 401 vials mula sa A3 o Persons with Comorbidity na may kabuuang 928 vials para sa first dose, 67 vials para sa A1 o health worker, 446 para sa A2 at 387 para sa A3 na may kabuuang 901 vials ng second doses ng nasabing bakuna. Samantalang nakapagbakuna naman ng 1,511 first dose ng Sinovac vaccines para sa mga kabilang sa A1 hanggang A4 priority group at 968 vials ng second doses para sa mga kabilang sa A1 hanggang A3 priority group. Nakatanggap rin ng bakunang Johnson ang bayan ng Catanawan kung saan ang mga taong mababakunahan nito ay makatatanggap lamang ng isang dose ng nasabing bakuna para sa kompletong efficacy rate nito. Nakapagbakuna ang nasabing bayan ng 1,750 vials para sa mga kabilang sa A1 hanggang A3 priority group. Patuloy na hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga mamamayan na magpabakuna
muna na upang sila ay magkaroon rin ng proteksyon laban sa kumakalat na COVID-19 at patuloy na sundin ang pinaiiral na health and safety protocols. Sa kasalukuyan ay may kabuuang naitalang 266 na kaso ng COVID-19 sa bayan ng Katanawan at ang sa kasalukuyan ay may 11 na lang ang aktibong kaso nito. Mula dito sa bayan ng Katanawan, Quezon, para sa Eagle News, ako si Thea Faye Buara. We live in interesting time. Gabing limang na individual mula sa Barangay Tanawan sa Real Quezon ang pinagkalooban ng cash for work ng Department of Social Welfare and Development. May detalye si Mark Daniel Rojas. Isinagawa ang cash for work orientation ng 15 benepisyaryong namula sa Barangay Tanawan sa Real Quezon sa ilalim ng Risk Resilience Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing cash for work program ay naglalayo magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga mamamayan sa loob ng 10 araw sa kanilang barangay habang nagsasagawa ng mga proyektong patungkol sa mga climate change adaptation. Ito ay sa pakikipagtuwang ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office in partnership with Haribon Foundation Forest for Life Project. Ito ay sa inisyatiba ng punong bayan ng lokal na pamahalaan kasama ang sanggunian ng bayan upang matulungan ang mga mamamayan na nawala ng pagkakakitaan sa panahon ng pandemya. Pinangasiwaan ito ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamamahala at mga kinatawan ng conservation specialist ng Haribon Foundation. Para sa Eagle News, Mike Rojas. We live in interesting times. Apat na pong kalabaw ang nakatanggap na ipinahagi ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda sa 3rd distrito ng Quezon. May detalye si Ronald Agbaya. Pinangasiwaan ng lokal na pamahalaang panglalawigan ng Quezon ang ginawang pamamahagi ng 40 kalabaw para sa mga magsasaka sa 3rd distrito ng Quezon. Ang mga kalabaw na ibinigay ay naisakatuparan sa pamamagitan ng inisyatibong kahilingan ni Quezon 3rd District Congresswoman Aleta Suarez sa opisina ng Kalihim ng Agrikultura. Sa layunin ng opisyal na makatulong at maiahon sa kahirapan ang mga magsasakang taga-bundok peninsula at dahil gusto rin niyang makatulong sa administrasyon ni Governor Suarez sa kabila ng pagkakatengga at paghadlang ng mga bukal ng budget para sa taong ito ng Provincial Government Office sa sangguniang panglalawigan ng Quezon. Ang mga kalabaw ay nanggaling mismo sa pangasiwaan ng DA Livestock Base Livelihood Assistance and Enterprises Development Program na inihahandog nila para sa probinsyang ito. Samantala, dumalo sa okasyong ito ang DA4A Agriculture Program Coordinator Mr. Rolando Quasay, kasama rin na dumalo sa ginawang pamamahagi ng kalabaw si Quezon 3rd District Senior Board Member Donaldo Jet Suarez, Mulanay Mayor JT Ojeda, Buena Vista Mayor Remedios Rivera at si Agdangan Mayor Radam Aguilar. Ang ginawang pamamahagi ay matagumpay na isinagawa sa Barangay Kaigdal sa bayan ng Unisan, Quezon. At ang mismong pinagbigyan ng mga kalabaw ay ang mga miyembro ng federasyon ng nagkakaisang samahan ng magsasaka at mangingisda para sa kaunlaran ng bundok peninsula. Para sa Eagle News, Ronald Agbaya, we live in interesting times. Yan ang mga nakalap na balita mula dito sa lalawigan ng Quezon Province. Ako po si Roa Jean Ignacio. Balik sa iyo, Marie. Maraming salamat, Roa Jean Ignacio. Mula dyan sa Radyo Agla DCEL, Lucena. Samantala, mga biyaherong papasok sa Santiago City, Isabela, required ng magpakita ng negative RT-PCR test result at travel documents. Alinsunod dito sa bagong executive order na inilabas ng lokal na pamahalaan. May detalye si Kimwell Cruz.
Maghihigpit ang Santiago City Police Office o SCPO sa pagbabantay sa mga quarantine control checkpoints sa mga biyaherong papasok sa lungsod ng Santiago. Ito ay sa ilalim ng nilagdang Executive Order number 2021-08-03 o ang adisyonal na panuntunan para sa mga biyahero na mula sa lalawigan ng Cagayan. Katuwang ang kasapi ng DPOS, kawani mula sa City Health Office at ng tanggapan ng CDRRMO. Mahigpit na babantay ng mga kapulisan sa lungsod ang mga quarantine control checkpoints. Katuwang din sa pagpapatupad ng panuntunan ang barangay monitoring na binubuo ng iba't ibang volunteers mula sa lokal ng mga barangay sa lungsod. Sa ilalim ng executive order, kailangan magpakita ng mga kaukulang travel documents ang mga biyahero na galing sa lalawigan ng Cagayan. Pangunahin sa mga dokumento ay ang negative result ng RT-PCR test na nakuha sa loob ng 48 oras. Maaari ding ipakita ang dokumento ay ang negative result para sa anumang FDA-approved antigen test na kuha rin sa loob ng 48 oras. Ang mga individual naman na makikitaan ng anumang sintomas ng COVID-19 ay hindi papayagang makapasok sa lungsod. Ang mga nagtatrabaho naman mula sa kawani ng gobyerno, partikular sa lalawigan ng Cagayan na may mahalagang transaksyon sa lungsod, ay maaaring makapasok kahit hindi na magpakita ng RT-PCR o antigen test result. Ang kinakailangan na lamang ay valid ID na nagpapatunay na sila ay mula sa kawani ng gobyerno. Gayun din ang travel authority na pirmado ng kanilang tagapamahala. Kinakailangan din na wala silang maipakitang anumang sintomas ng COVID-19 bago makapasok sa lungsod. Sa ngayon, batay sa pinakalatest update ng LGU Santiago City as of August 15, mula sa 50 active cases ay bahagya itong tumaas sa 64. 17 ang bagong naidagdag na kaso, habang 3 naman ang mga bagong gumaling. Ipinatupad ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga checkpoints kasunod ng pagsasailalim ng lalawigan ng Cagayan sa high-risk classification. Mula rito sa Santiago City, Kimmel Cruz, we live in interesting times. Samantala, pamamahagi ng Special Risk Allowance o SRA sa mga barangay health workers isinagawa sa bayan ng Bansud Oriental, Mindoro. May detalye si John Mark Banaw. Dahil sa panganib na kanilang sinusuong sa paglaban sa COVID-19 sa bansa, nakatanggap ng Special Risk Allowance sa mga barangay health workers sa bayan ng Bansud Oriental, Mindoro. Layunin nito ay maibigay sa mga barangay healthcare worker na may direktang pakikipag-ugnay sa mga pasyente ng COVID-19 ang kanilang Special Risk Allowance bilang pagsunod sa bagong administrative order na pirmado ni Pangulong Duterte. Yung mga health worker na nagbabantay dun sa mga positive cases ay kailangan makatanggap ng risk allowance, kaya nga special risk allowance. So, magaganda ka talaga ng risk para bantayan yung mga positive cases. So yan, yung mga barangay natin na mga meron na kaso, is kasong active cases ng COVID na binantayan nila. Sinabit namin yung name sa DOH. Nasa 134 na mga barangay health workers ang nakatanggap ng nasabing special risk allowance mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro correspondents para sa Eagle News. Jan Mark Banaw, we live in interesting times. Umabot na sa 136 ang COVID-19 active cases sa Samal Island. May detalye si Heidi Hipolan. Umakyat na sa kabuuang bilang sa 136 ang naitalang aktibong mga kaso ng COVID-19 dito sa Samal Island, Davao del Norte. Ito ay matapos magkaroon ng karagdagang 18 bagong mga kasong naitala ang City Health Office Samal. Sa mga gumaling ay nagkaroon naman ng 12 individual ang nakarecover na sa sakit, habang isa naman ang nasawi na nagmula sa Barangay Kamudmud, Samal Island. Patuloy na pinaalalahanan ang lahat na ang face mask ang pinakaunang ng depensa laban sa COVID-19 at proteksyon laban sa virus, kung kaya't dapat laging may suot nito. Mula dito sa Samal Island, Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan. We live in interesting times. Sa iba pang balita, higit 2,000 bagong rehistradong butante ang naitala sa satellite registration ng COMELEC sa bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. Si Crystal Masangkay sa detalye. Isinasagawa na ngayon sa bawat barangay ang satellite registration para sa mga botante sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro.
July 16 nang simula ng Office of the Election Officer ang ganitong sistema. Umabot na sa 400 new registered voters ang bawat satellite registration. Isa na rito ang Barangay Libtong. Dahil sa tulong ng isang samahan ng mga kabataan sa Oriental Mindoro na tinawag na Rehistro Mindoro 2022 ay lalong naging mas mabilis ang pagpaparehistro ngayon. Umabot na sa 2,361 ang bilang ng mga nagparehistro sa bayang ito. Karagdagan pa sa puwersa ng nasabing organisasyon, ang updated version ng irehistro o ang Comelec Mobile Registration App. Ginawa nitong mas kumbinyente ang pagpapatala gamit lamang ang nasabing app. Inaasahang tataas pa ang kabuuang bilang nito sa 4,000 hanggang 5,000. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro correspondents para sa Eagle News, Gina Galanghera, we live in interesting times. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng ilang gulay at isda sa mga tarehang Pangasinan dahil sa pag-ulan. May detalye si Grace Bermal. Narito tayo ngayon sa pamilihang bayan ng Mangkatarem at alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at ito ay may kaugnayan sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nagdaang araw. Kasi po ma'am, pag diretso ang ulan, magugulo po yung mga bulaklak ng gulay. Ganun po. Kapag diretso ang ulan, talagang asahan mo po na magbabaha, lubog ang gulay. Apektado ang presyo ng gulay dito sa pamilihang bayan ng Mangkatarem at ito ay dahil na rin sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Dagdag pa niya, sa mga ganitong panahon, expected na rin ang pagtaas ng delivery fee sa inaang katilang gulay na kadalasan ay nagmumula pa sa bayan ng Bayambang at Urdaneta. Samantala, bumaba ang presyo ng karne gaya ng baboy at manok. Ang presyo ng baboy na dating nasa 350 pesos kada kilo ay 340 pesos na lamang at ang manok ay 160 pesos sa dating 170. Ito'y dahil sa mga talipapa sa isang barangay ng nasabing bayan na nagtitinda ng mas mura kaya napipilitan ang mga tindera sa bayan na ibaba ang kanilang presyo. Tumaas din ang presyo ng isda gaya ng tilapia na 100 pesos kada kilo sa dating 80 pesos samantalang 160 pesos naman ang bangos sa dati nitong presyo. Ang bigas bilang pangunahing pagkain ay nananatiling stable. Nasa 38 pesos ang regular milled rice at 39 to 43 pesos ang well-milled rice. Ayon sa mga may-ari, ito'y dahil daw sa panahon ngayon ng taghirap o mas kilala sa mga Pangasinense bilang gawat dahil wala pang anihan. Sa aking paglilibot ay hindi natin pwedeng hindi daanan ang hilera ng mga daing o dried fish na paboritong almusal ng mga Pinoy lalo ngayong tag-ulan. Halos pareho rin ang presyo nito noong nakarang linggo. Nasa 35 pesos ang 1/4 ng tuyo, 350 pesos naman ang 1/4 ng pusit at ang dilis ay 120 pesos. Tumaas naman ng 10 hanggang 20 pesos ang bawang at sibuyas. At sa mga prutas na kailangan ng ating katawan, ngayong uso ang sipon at trangkaso ay nananatili sa dating halaga gaya ng saging na lakatan na 75 pesos per kilo. Ngayong panahon ng pandemya, maging tag-ulan kung saan laganap ang sakit, maging matalino sa pag-budget o paggastos sa ating pera. Mula dito sa Pangasinan, para sa Eagle News, ako si Grace Bermond. We live in interesting times. Sa Carigara, Leyte naman, 5 pamilyang nabiktima ng sunog ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa National Housing Authority Region 8. Si Rose Marimetran sa detalye. Namahagi ng tulong pinansyal ang National Housing Authority Region 8 sa 5 pamilya sa Carigara, Leyte.
Ang mga pamilyang ito ay naapektuhan ng mga fire incident na naganap sa nasabing bayan noong Hunyo 8 at Hunyo 17, 2021. Tatlo sa mga ito na ang istruktura ng bahay ay ganap na nasira ay nakatanggap ng halagang 30,000, habang ang dalawang pamilya na ang istruktura ng bahay ay bahagyang nasira ay nakatanggap naman ng 20,000 pesos. Ayon sa nasabing ahensya, ang mga pondong ginamit dito ay mula sa Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority na naglalayong tulungan ang mga low-income at marginalized house structure owners na apektado ng mga man-made or natural calamities. Pinangunahan ni Officer in Charge Engineer Silverio T. Himpeson Jr. kasama sina Vice Mayor Eduardo Ong Jr. at MSWDO Evelyn A. Granados ng Carigara, Leyte ang nasabing aktibidad. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Rosemary Metran will live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, hawak na ng pulisya ang 25 anyos na lalaking most wanted sa kasong rape sa Tarlac City. May detalye si Ronald Ploma. Isang 25 anyos na lalaki ang inaresto ng mga otoridad matapos silbihan ng warrant of arrest sa sitio Bagong Baryo, Barangay Sapang, Maragul, Tarlac City. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Modesto Flores Carrera, Chief of Police ng Tarlac City Police Station, kay Police Colonel Renante Corpus Cabico, Provincial Director ng Tarlac. Wanted na nasa municipal level ay si Janmar Fernando Y. Soriano, 25 anyos, single, residente ng nasabing address, na kung saan dito rin siya naaresto. Una rito ang warrant section at personal ng PCP 5 Tarlac City Police Station sa pauna ni Police Lieutenant Gregorio R. Takaka Jr., Precinct Commander, ay isinilbi sa suspect ang warrant of arrest dahil sa kasong rape PCR Article 266A4 counts na inisyu ni Judge Lily De Vera Balyu ng RTC Branch 64 Tarlac City at walang piyensang nang inirekomenda. Ang suspect ay dinakip na Police Staff Sergeant Ariel Yalong, Police Staff Sergeant Abelino de la Cruz at Police Corporal Jamar Orquero. Si Fernando ay ipiniit sa Tarlac City Police Station dahil sa kanyang kaso mula sa lalawigan ng Tarlac. Kasama si Acer Bonadi, ako si Ronald Pluma. We live in interesting times. Samantala, aabot sa mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa ikinasang drug operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Tatlo katao arestado. May detalyes, Trisha May Gabe. Tatlong mga drug personality ang naaresto sa ikinisang joint anti-illegal drugs operation sa Sitio Khalid Crossing Simway sa bayan ng Sultan Kudarat, lalawigan ng Maguindanao. Pinangalanan ni Police Brigadier General Eden Nogale, Regional Director ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, ang mga naarestong drug suspect na sina Nashif Mundas Ismael, 25 anyos, single, Tato Mundas Mamalangkas, 32 anyos, single, at Nuraima Sagira Mamalangkas, 32 anyos, may asawa, na kapwa nakatira sa Crossing Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao. Nabawi mula sa posisyon ng mga drug suspect ang mga pakete na naglalaman umano ng shabu na umabot sa 52 grams na nagkakahalaga ng 353,600 pesos kung pagbabatayan umano ang street market value nito. Nabawi din mula sa tatlong drug suspect ang dalawang M16 rifles at mga bala nito, dalawang bandoliers, isang white empty container, dalawang different units ng cellular phones at isang CCTS ID card ni Noraima Mamalangkas. Pansamantalang nakadetain sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang tatlong drug suspect habang hinihintay ang kaukulang dokumento sa pagsampa ng kaso sa korte. Mula sa Maguindanao, para sa Eagle News, Trisha Migabe, we live in interesting times. Sa iba pang balita, isang mangingisda ang patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard sa Pasacao, Camarines Sur. Ayon sa ulat, pumapalaot pa ang biktima o pumulupot sa paa ng biktima ang lubid na nakatali sa isang malaking bato na kasama niyang nahulog sa malalim na karagatan. Bigo namang maabot ng divers ng PCG ang kailalima ng dagat kung saan pinaniniwala ang naroon ang labi ng biktima. Kasunod nito, nanawagan ng tulong ang pamilya ng biktima sa pambansang gobyerno. May detalye si Mike Gravito. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nananalangin at umaasa ang isang pamilya sa Sitio Kalibayan, Bayan ng Pasakaw sa Camarines Sur
na sa hindi magtatagal na panahon ay lulutang at tuluyan nilang makikita ang labi ng kanilang 44 na taong padre de pamilya matapos na ito ay lumubog sa dagat na may lalim 300 metro o higit pa. Sa impormasyon mula kay Mrs. Joy Bungala, nang nasabing lugar dakong alas 5:30 ng umaga noong Huwebes nang pumalaot ang kanyang mister na kinilalang si Emmanuel Manny Bungala kasama ang anak nilang si Janly upang ihulog ang ginawa nilang buya o tirahan ng isda sa dagat na may layong lampas 12 kilometro mula sa pampang ng kanilang barangay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumulupot aniya ang lubid sa paa ng biktima na nakatali sa isang malaking bato na tumitimbang 150 kilo nang ito ay inihulog mula sa kanilang bangka kung kaya't kasamang lumubog sa kailaliman ng dagat ang biktima. Matapos ang ilang minutong paghahanap sa kanyang tatay ay gumilid ang anak nitong si Janly upang humingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Kaagad namang pumalaot sa lugar ng insidente ang mga kapatid at kapwa mangingisda ng biktima upang hanapin ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito natagpuan. Matapos naman na ma-report sa kinaukulan ang masamang nangyari, ay kaagad na nagpadala ng mga divers ang Philippine Coast Guard nitong Biyernes at Sabado, katuwang ang kanilang auxiliaries ngunit hindi aniya kaya ng mga naturang divers na maabot ang kailaliman ng dagat kung saan pinaniniwala ang nandoon ang katawan ng biktima dahil sa sobrang lalim ng pinagkahulugan nito. Sa ngayon ay nananawagan ang misis ng biktima ng tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan o pribadong organisasyon na may kapasidad na sisirin ang malalim na bahagi ng dagat kung saan nahulog ang kanyang asawa upang ito ay kinaling maiuwi at mabigyan ng maayos na libing. Sana po, ma. Bigyan po ninyo ng pansin at sana matulungan niyo po kami. Nang sa ganun po, makita lang po namin ang katawan ng asawa po. Dahil po hindi pa po masagot ang aming mga tanong. Dahil hanggang ngayon, hindi pa po namin siya nakikita. Nananawagan po ako sa inyo, sa lahat ng mga makakayahan na tao. Tulungan niyo po kami na sana may... Sana matulungan na kami at makukuha yung bangka ng asawa ko. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, para sa Eagle News, Mike Grabito. We live in interesting times. Sa iba pang balita, aabot sa 650 mga batang Muslim ang nakinabang sa isinagawang outreach program ng Philippine Army at lokal na pamahalaan sa Barangay Pingit, Baler, Aurora. May detalye si Da Cyril Rivera. Halos 650 na mga bata mula sa pamayanang Muslim ang nakinabang sa pinagsamang programa ng outreach ng unit ng militar at lokal ng pamahalaan ng Barangay Pingit, Baler, Aurora. Ang outreach program ay inorganize ng 91st Infantry Sinagdala Battalion, 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Riandro Pirobio, Komandante ng 94th IB, 307th Community Defense Center, 3rd Regional Community Defense Group, Army Reserve Command, Philippine Army, Major Advisor M. Salim, Director at Aurora Ready Reserve Infantry Battalion, Commander Major Edward Pineda. Sa panahon ng kaganapan na sa kabuuang 200 mga bata ang nakinabang mula sa feeding program, habang 50 na iba pa ang nakuha ng libreng gupi, mga 200 na notebook at laruan ang naipamahagi din. Ang outreach program ay pinangunahan ni Lieutenant Colonel Valentino Piazarcon, Battalion Executive Officer, na may partisipasyon ng kandidato sa Miss Universe na si Charissa Claire Gonzalez, EFP na pinamumunuan ni SK Chairwoman Judith Sindak ng Barangay Calabonan at mga opisyal ng barangay na pinamumunuan ni Kapitan Lisander Ritual Querejiro ng Barangay Pingit. Mula dito sa Aurora, para sa Eagle News, Dasril Rivera Uli, Interesting Times. Samantala, 22 persons deprived of liberty at isang bagong laya sa Tagum City Jail sa Davao del Norte ang tumanggap ng 20,000 pisong halaga ng starter kits mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Bahagi ito ng Integrated Livelihood Project ng DOLE. May detalye si Heidi Polan. Deprived of Liberty o PDL at isang bagong laya mula sa kulungan na nagmula sa Tagum City Jail o TCJ sa Davao del Norte. Sa pangunguna ni DOLE Davao del Norte Team Leader Angelina Talingting ay iniabot
ang mga tulong para sa pagbabago ng mga PDL sa TCJ. Lahat umano ay nakatanggap ng starter kits na nagkakahalaga sa 20,000 piso sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o ang DILP. Bawat starter kits ay mayroong mga gamit para sa kanilang napiling negosyo tulad ng sari-sari store, vulcanizing shop, karinderiya, welding shop at small poultry business. Nagpasalamat naman si TCJ Jail Warden, Jail Senior Inspector Jalukbar El Jamiri at mga tauhan ng nasabing pasilidad sa nagbigay ng kanilang tulong at serbisyo, kabilang dito ang ibang ahensya ng gobyerno, lalo na ang DOLE. Para sa Eagle News, Heidi Hipolan. We live in interesting times. Brigada Eskwela virtual kick-off, nilahukan ng mga stakeholder at mga magulang ng Mayantok Central Elementary School. May detalya si Ismael Mateo. Ang probinsya ng Tarlac ay muling ibinalik sa kalagayang general community quarantine na nag-umpisa noong Agosto 12 at inaasahang matatapos sa Agosto 31 taong kasalukuyan. Dahil dito ay lalong naghigpit sa mga borders o boundaries, kaya minarapat ng mga guro ng Mayantok Central Elementary School na isagawa sa pamamagitan ng virtual ang kanilang kick-off ukol sa Brigada Eskwela ng kanilang paaralan upang maiwasan ang anumang pagkalat ng pandemya at bilang pagsunod sa pinairal na health and safety protocol ng probinsya. Bukod sa mga magulang ng mga mag-aaral ay nakilahok din sa naturang virtual kick-off ang mga stakeholder gaya ni Mayantok Mayor Jolie Ikmat, Police Captain Roger Afiler, Chief of Police ng Mayantok, Police Colonel Nixon Cayaban, kinatawan ng PNP Regional Office 3, Police Lieutenant Colonel Yulohio Lamke III, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP at mga barangay chairman ng Poblasyon Norte at Sur. Mapayapang natapos ang naturang aktibidad at well-observed ang social distancing sa mga guro sa host site kung saan isa si Ginang Ana Diana Soriano, MCES Brigada Coordinator na nagsilbing host ng naturang virtual kick-off. Mula dito sa Paniki Tarlac para sa Eagle News, kasama si Christian Jamel Mateo, Ismael Mateo, we live an interesting time. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Mario Ochoa. We live in interesting times. Sa weekdays prime ng Net25. Ang mga balitang pumapagaspas, ihahatid sa atin ni Emma Tiglao, Elis Saludar at Vic Dalayon Lima sa mata ng Agila. Tatalakayin mga pangunahing balita sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net25. Samahan si Weng de la Fuente sa Balitalakayan. At alamin ang mga balita sa